Well, hello. Andito na naman tayo ngayon sa kahabaan ng NLEX at gagamitin na naman natin ang Skyway Stage 3 going to Quezon City. So, the most easiest, fastest, and convenient route na pwede nating gamitin or daanan ngayon is the Skyway Stage 3. And nandito pa lang tayo ngayon sa kahabaan ng NLEX, galing tayo ng Megawind exit and all the way approaching Malinta exit. Alright, na naman tayo na sakto na naman, traffic na naman, ay nako. So ano pa dapat din natin? Kailangan abisin na natin to. Let's go. Nakalagpas na tayo ng Malinta exit tsaka sa Harbor Link Skyway at ito na, patungo na tayo sa may NLEX Balintawak Toll Plaza. Konting ilang minuto na lang, a couple of minutes, paakyat na tayo ng Skyway Stage 3 at exit tayo sa may Quezon Avenue. Paalala lang, pag kayo ay dadaan ng Skyway Stage 3 at galing kayo ng NLEX Balintawak Toll Plaza, make sure na nasa right side na kayo po pwesto. Hindi po pwedeng nandun kayo sa may left side at na mahirapan kayong umakyat, no? At baka mag-cause pa kayo ng accident. At kailangan mag-minor na kayo pagdating dito sa part na to, no? Dahil ito ay una, ito ay pa-curve. Pagkatapos ay kailangan nyo din mag-prepare para sa pag-akyat dito sa may Skyway Stage 3. So ayan, dami ng mga nakapila ngayon. Ito yung pag nagkaroon na ng normal traffic na, tapos marami ng sasakyan na lalabas, diba? So baka yun nga, baka madami din ang gagamit ng Skyway Stage 3. At katulad nito, nag-umpisa pa lang, sa baba pa lang, medyo slow moving na ang sasakyan. Pero don't you worry, kasi pag akyat natin sa may Skyway Stage 3, eto na, tuloy-tuloy na to. And another reminder, kailangan dito, sundin natin ang speed limit na required or kailangan dito sa Skyway Stage 3. 60 kilometers per hour ang dapat itakbo ng mga sasakyan dito sa may Skyway Stage 3. Kita nyo yung isang SUV na bigla na lang pumasok, nag-cut, diba? So hindi dapat ganun eh, kailangan pipila ka na eh. So ito na, paakyat na tayo. Welcome to Skyway Stage 3. And may motor. Okay, so may nakasabay tayo nagmumotor pala, no? Na umakyat din ng Skyway Stage 3. And, welcome to Skyway Stage 3, mga kaibigan, mga kamotorista, mga kametropoler, and we are up.
dito sa elevated expressway. So, ito na. Timer starts now. Diba? So, ayan na. At katulad ng ating unang video na kung saan dumaan din tayo dito, pumunta tayo ng Taguig. Ito rin yung ating dadaanan. So, hindi siya smooth na kalsada or yung road niya hindi ganun ka-smooth, no? Na pansin natin na may lubak. Pero maluwag naman ang kalsada. Perfecto for easy driving, di ba? And yung ating first landmark na makikita on our right side is the Iglesia ni Cristo na church. Ito yung nasa may Kamatchile. Yan, sa right side yan. And approaching tayo sa EDSA Balintawak Crossing. At pag nakalagpas na tayo ng EDSA Balintawak Crossing, right after netong pa-elevate na daan, kasi medyo pa-akyat to, tapos pa-curve, ang makikita naman natin sa kaliwa natin is the Ayala Malls Clover Leaf. Yan. So pag nakita nyo yan, natadaanan na natin, ibig sabihin nakalagpas na tayo ng EDSA Balintawak and we are cruising above A. Bonifacio Avenue. Itong dinadaanan natin is A. Bonifacio Avenue, yung nasa ibaba. Yan. So, just keep the speed limit at 60 kilometers per hour. Ayan tayo. At we are traveling at 60 kilometers per hour. So, two lanes tong kalsada na to, tong southbound Skyway Stage 3. Ayan. So, just step on the pedal, pero the speed limit lang tayo. Sa mga nagtatanong pala kung may bayad ang paggamit ng Skyway Stage 3, good news mga kamotorista, mga kamotropeller, until February 1, initially, no, hanggang February 1, libre siya. Kasi nga, kakabukas lang netong Skyway Stage 3. So, in-announce ng saan ba nag-announce nito? SMC, DOTR, and the Toll Regulatory Board na hanggang February 1, yung free pass natin or free passage or toll fee free. Pero earlier this week, naglabas ng panibago announcement ang Toll Regulatory Board and they announced na hanggat hindi pa sila nagkakaroon ng official announcement beyond or after February 1, magiging toll fee free pa rin ang paggamit natin ng Skyway Stage 3. That's good, di ba? Kasi merong proposed toll fee rates na from NLEX Balintawak to Makati Buendia or Makati Buendia to NLEX Balintawak, ang magiging toll fee if maaprubahan is 274 pesos. So lately or dati napag-usapan natin na magkano kaya ang babayaran natin, di ba? So parang we guessed pa nga na mga 300 pesos. So medyo malapit-lapit sa 300 pesos and 274 pesos is I think is a bit all right naman considering na ang gagamitin mo ay Skyway Stage 3 at mapapabilis talaga ang biyahe mo. Hindi mo na iisipin yung oras na mauubos mo sa traffic sa may EDSA. Imagine the volume of the vehicle sa EDSA na sasabayan mo.
dito sa may Skyway Stage 3, ilan lang ang mga vehicles na nandito. And napakaluwag ng kalsada. Ito nga, oh, parang 3 lanes na to, no? So yan, we're approaching Quezon Avenue exit na. So soon to be, bago mag Quezon Avenue exit, bumuksan na rin nila yung Sergeant Rivera exit. So, pag mag-exit nga pala ng Quezon Avenue, no, nasa left side naman siya. So, make sure na pipirmin na kayo sa kaliwang bahagi ng Skyway Stage 3 southbound. At ito na nga, pababa na tayo ng Quezon Avenue exit. And ang babaan natin ay yung Araneta Avenue na. O, diba? Napakabilis. And we clock this at around 6 minutes. 6 minutes lang from NLEX Balintawak to Quezon Avenue exit, eh makakababa na tayo or makakarating na. Pero mind you, hindi pa ito yung Quezon Avenue na boulevard na madadaanan natin, no? Medyo mga ilang minutes pa yan. Pero since sa ganitong klase ng traffic, nakita nyo sa kanan, no? Nagbe-build up yung kasi may stoplight dito eh. Medyo matatagalan tayo. But anyways, ito yung ating takeaway dito, no? From NLEX Balintawak to Quezon Avenue exit only takes around 5 to 6 minutes. And that's a very good impression, no? Kasi kung pupunta ka ng Quezon City, pupunta ka ng Espanya, pupunta ka ng San Juan, pupunta ka ng Timog, or mas mura to, ito na yung best alternate route mo instead of the E. Bonifacio Balintawak Road or saan pa ba, sa EDSA, diba? Napakalaking ano na to, menos sa oras, menos sa gas, kasi nga 6 minutes lang. Yun nga lang, itong part naman na to, I think ang proposed na toll fee nila will be 133 pesos. Hindi natin pa ma-analyze if itong 133 pesos is okay. Pero yung NLEX to NLEX Balintawak to Makati, Makati to NLEX Balintawak na 274, maybe okay na siya. Pero itong NLEX Balintawak to Quezon Ave to NLEX Balintawak na 133 pesos. Well, so yan yung kanilang pinag-uusapan pa, pinaformalize. Kaya hanggang February 1 at pagkatapos ng February 1 until further notice ng Toll Regulatory Board ng SMC, ng DOTR, ng DPWH, dahil sila yung naging magpa-partner dito, no? Hindi pa, wala pang babayaran na toll fee. Okay, so maraming salamat sa mga panonood nyo. And itong part na to is Araneta Avenue na. In a few minutes, Quezon Avenue na yan. So maraming salamat. And please like and subscribe Metropolar for more videos na ilalabas natin dito. Alright, thank you so much.